Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Araling Panlipunan, Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga pangkat ng tao. Halina't simulan na natin. Handa na ba kayo? Alam mo ba sa aralin na ito ay matututunan mo na palalimit ang pagkaunawa sa pangkat na kabilang sa sariling lalawigan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng bawat pangkat sa isa't isa. Bagamat magkakaiba ang mga itsura at katangian ng mga pangkat ng tao sa isang lalawigan, silang lahat ay kasapi ng kinabibilangang lalawigan. Kaya mahalaga na matutunan kung paano ipapakita ang paggalang sa iba't ibang pangkat ng tao sa inyong lalawigan. Meron akong babasahin sa inyo isang maikling kwento. Ang pamagat ng kwento ay Si Anton ay isang batang Aita. Handa na ba kayo makinig? Halina't simulan na natin. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo si Anton. Siya si Anton. Si Anton ay isang batang Aita na may maitim na kulay ng balat at kulot na buhok. Siya ay nasa ikatlong baitang sa isang mababang paaralan. Dahil sa iba niyang pisikal na anyo kaysa sa mga batang Tagalog na nag-aaral din sa parehong paaralan, ay umiiwas sila sa kanya at ilang sa pakikipagkaibigan dito. Napansin ito ng kanilang guro, kaya naman gumawa agad siya ng paraan. Nang araw na iyon, tinalaki nila sa klase ang mga bayaning katutubo na nagtanggol sa Pilipinas noong pananakop ng mga dayuhan. Tinalaki din nila ang mga katutubong nagtagumpay sa buhay at ngayon ay malaking ambag sa pag-unlad ng lalawigan. Huli nilang tinalakay na ang mga Pilipino ay nasa iisang bansa na sama-samang nabubuhay, nagtutulungan at nagmamahalan, magkakaiba man ang uri ng pangkat etiko na kinabibilangan. Kaya mula noon, ay hindi na nailang ang mga batang Tagalog kay Anton at naging magkakaibigan na silang lahat. Dapat mong malaman ang paggalang sa pagkakaiba ng bawat tao, anyuman o paniniwala ay mahalaga upang tayo ay mabuhay ng payapa at may pagkakaisa. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay tama. At mali naman kung ito ay mali. Isulat na yung sagot sa isang malinis na papel o kwaderno. Para sa unang pahayag, makikipagkaibigan sa ibang kamag-aral na kabilang sa ibang pangkat ng tao. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Para sa bilang ikalawa, tutuksohin ang pagkakaiba ng mga kamag-aral na iba ang anyo dahil ito ay galing sa ibang pangkat ng tao. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Mali na tuksohin ang pagkakaiba ng anyo ng ibang tao o galing sa ibang pangkat dahil ang ating mga anyo ay iba-iba at ito ay kaloob ng Diyos na hindi dapat pintasan. Para sa ikatlong bilang, makikihalubilo sa mga gawain sa paaralan kahit na ibang pangkat ng tao ang pinanggalingan. Ang tamang sagot ay tama. Tama na makihalubilo sa mga gawain sa paaralan upang ipakita mo ang iyong pagtulong at pakikiisa sa inyong kapwa at maibahagi ang mga talento na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Para sa bilang ika-apat, pagtatawanan ang mga kamag-aral na galing sa ibang pangkat ng tao dahil sa kanilang kasuotan. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Mali na pagtawanan ang kamag-aral na galing sa ibang pangkat dahil sa kanilang kasuotan. Hindi tamang kaugalian ang pinagtatawanan ng isang tao dahil sa kanyang kaanyuan o katayuan. Marapat lamang na tulungan pa natin sila.
para sa bilang ikalima, nagtatangi ng mga kaibigan ayon sa kanilang kanyang pisikal. Tama ba ito o mali? Ang tamang sagot ay mali. Mali na nagtatangi ka ng kaibigan ayon sa kanyang kaanyong pisikal. Bakit? Dahil ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng pagmamataas o pagmamayabang. Ang sabi nga sa isang kasabihan na ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Para sa gawain pagkatutumilang dalawa, isulat sa loob ng kahon ang pagkakaiba at pagkakapareho ng pangkat ng tao bate sa kanilang pisikal na anyo at paniniwala. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Narito ang mga pangkat ng tao. Una, Tagalog. Pangalawa, Aita. At pangatlo, Dayuhan. Kapag sinabing dayuhan, ito po ay mga tao na galing sa ibang lugar o galing sa ibang bansa. Para sa gawain pagkatutubilang tatlo, sumulat ng maiksing talata kung papaano mo may papakita ang iyong pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng bawat pangkat ng tao sa iyong lalawigan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel o kwaderno. Para sa gawain pagkatutubilang apat, sumulat ng isang liham pasasalamat para sa isang kaibigan na nagmula sa isang pangkat ng tao. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. At sa huling gawain ng araling ito, buuin ang talata sa ibaba. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong sagot ng papel. Narito ang mga pagpipilian. Pangkat, pagkakaiba, kaunlaran, pagpapahalaga. Halina't basahin ko ang talata para sa inyo. Ang ating bansa ay binubuo ng iba't ibang blank ng tao. Ang pagpapahalaga sa mga blank nating mga Pilipino ay mahalaga upang ang kapayapaan at blank ay makamtan sa ating bayan. Kaya naman, bilang mag-aaral, mahalaga na marunong kang ipakita ang iyong blank sa pagkakaiba ng bawat pangkat ng tao sa ating bansa. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!